nangyayari kasi itong mga negosyante, kinukutungan sila at wala silang magawa. Magbigay ka na lang or may mangyari sa iyo. Kaya walang maganda at malaking mga investors na pumunta dito sa Osamis. So lahat na kalaban ni Mayor ay nawawala, kahit ni Vice Mayor kamera. Ang mga kalaban ni Mayor na nawawala, ang kalaban ng mga paruhinog nawawala dito because pinapatay. Do I need to stress what is obvious kung sinong pumatay? Do I need to tell you kung sinong pumatay? Klaro naman yan. In broad daylight, they're doing it. Pinapatay. Ilan ba sa ano ko? Sa mga close-in ko? Dalawa, tatlo siguro ang pinatay nila. In broad daylight. Eh ngayon, anong sasabihin natin ito? Okay, sir. Ano ba ang nangyari personally sa inyo? Personally, ang nangyari po sa akin is sinira nila yung bahay ko. Sinira nila yung simbahan ko. Kinuha lahat ng mga instrumento ko, lahat ng gamit ko. And I'm now, yung pamilya ko po eh nawasak. We went into hiding kasi gusto nilang patayin every member of my family. But God turned his back against them. But God has its own way of serving justice. Kaming gusto nilang patayin ang nangyari sa kanila. Sa awa ng Diyos, buhay kami lahat ngayon. Umalis ka rito sa Osamis? Umalis ako after the election dahil hindi ko na kaya. I ran as a city councilor. I won in the heart of the people, but I lose in the counting kasi pati kumilik sa kanila. Sa ngayon, sir, anong pagbabago ang hinihintay mo ngayong nangyari na ngayon? Sa ngayon na nag-crumble down na yung dynasty ng mga paruhinog, we expect na magkakaroon dito ng righteous governance. We expect that the full potential of the city will be developed. Babalik ka na rin. Babalik ako, sir. I'll come back here surely to fight again. Of course, in legal ways. And we want those people that needs to be punished before the law. Ano nga pala, sir, nangyari sa kaso niyo at sa kaso ni Vice Mayor Romero? Nagsama kami ni Vice Roland Romero bago siya pinatay. And we had a lot of meeting. And pareho kami may mga kaso. Ako, sinampahan nila ako ng criminal case. Yung kasong sinampahan nila sa akin is simulation of birth. Oh, yung apo ko 'yon. So naging criminal po 'yon, kaya I ran away because of that warrant of arrest. Kasi alam ko pag naaresto nila ako at nailagay ako sa kulungan, patay ako katulad ng iba. Ikaw ba, sir, natutuwa ka ba sa klase ng pagkamatay ng mayor? You know what? God has his own way of serving justice. Ano man ang paraan ng Panginoon, natutuwa ako. Eh kung lethal injection, matutuwa pa rin ako. Kung lifetime imprisonment, natutuwa pa rin ako. Kung anong kinalabasan ngayon, kung ganyan, God is only showing kung gaano sila kabrutal noon sa mga tao. Ang biblical principle kasi is what you sow, you reap. Sir, sinabi ng mga negosyante na mayroon pa rin takot kasi may mga paruhinog pa na hindi na huhuli. Ano masasabi mo dito, sir? Well, mayroon talaga mga paruhinog at hindi lang paruhinog, mga galamay ni paruhinog na nandito ngayon. But you know what? Para silang ano, they're like a roaring lion. Parang leo na nag-nguob pero walang ngipon. So you can translate that in Tagalog kasi tatlo lang ang Tagalog ko eh. So para silang, they're like a roaring lion na wala naman talagang ngipin. Anong magagawa nila? At least when they come to open, they will be arrested, I know. We have our chief here, Chief Jubit Espinido, and I think he is active now. Very much active even today to do his work and to serve justice to everyone that needs justice. Sir, may hugun-hugun na si Chief Inspector Espinido ay ma-reassign sa iba. Pag nangyari yun, sir, mananatili rin ba kayo dito sa Osamis City? Even if it will happen, I have only given my word that I will stay here. But I would ask the President of the Republic of the Philippines to retain Espinido here, Jubit Espinido in Osamis. Kasi hindi lang dito, may mga drug lord pa, marami pa dyan sa gilid. Alam nyo naman, do I name names? Do I need to name names? May mga drug lord dito eh. Malalaki pa, sir, nang dito ngayon. I can't even mention their names. The president mentioned their names.
Nandito yan, nandyan sa Clare, nandyan sa Tudela, nandyan sa Sinakaban, nandyan sa Sapangdalaga. These are drug lords. So hindi lang pala Paruhinog ang... The Paruhinog is the head. Sir. And they are the galamays. So tendency niyan, baka lumipat dito yung mga galamays kung nawala yung head. Hindi. Hindi siguro lilipat yan dito. Sa tingin ko, ang ginagawa nila ngayon, they are trying to cleanse themselves now. Tinatago nila yung mga ebidensya and they are trying to go to the president, to appeal to the president. Well, alam ko naman ang presidente kung anong gagawin niya. He is waging a total war against drug. Well, my final message to the whole nation, let us support our president for his campaign against illegal drugs. We in Osamis support you, President. And to the people of Osamis, this is the time to rise up. Do not be afraid. It's time for us to make and create a new name for Osamis. Yung talagang bagong Osamis nun, hindi yung bagoong na Osamis nun, hindi yung bigong Osamis nun. Ang gusto nating Osamis nun, yung malayang Osamis nun, malaya sa kahirapan, malaya sa korupsyon, malaya sa druga, at talagang a city that can worship our living God.